So guys, dali lang to, no? Well, nandito ako ngayon sa dryer ko. So, maglalaba ako ngayon. So, gusto ko lang ipakita sa inyo na everything na gumagamit tayo ng dryer, di ba, inaalis natin yung filter like that. Inaalis natin yung mga himulmol dyan. So, hindi natin na papansin na marami na rin pala mga himulmol dito sa loob. Kinakailangan na nalilinis natin ito dahil nagkakusto ng fire. Siyempre, mainit to. Once na hindi mag-off ang thermal sensor nito, is tuloy-tuloy yung init hanggang sa magkaroon to ng fire. So kinakailangan din natin nalinisin to, no? Kaya gagawin natin, tatanggalin lang natin itong mga nandito, screw, tapos inside, alisin natin to, then i-vacuum natin at linisin natin. And ito nga, ang dami na, no? Kailangan na talagang matanggal siya. Guys, isang simpleng tips na iwas malaking problema, iwas sunog, eh, alisin natin yung mga himulmol na natitira. Dahil minsan nakaka, sa tuwing ginagamit natin, kahit may filter tayo, nakakalagpas yan sa filter natin. Kaya guys, pakita ko sa inyo. Tanggalin lang natin at iba-vacuum natin. Okay, wait muna. Okay, meron ditong naka-screw, tsaka meron pang isa rito. Napansin nyo, para matanggal nyo to. So, importante, no, na talagang nililinis nyo rin, hindi lang gamit ng gamit. Kasi magugulat na lang tayo sa araw. Kasi ito sa mga nagkukos ng fire. Ayan. Look. Na natin, ha. Actually, iba nga, sinungkit ko na, eh. Look. Kung gaano kadumi. Talagang madumi. So, ayan yung sensor niya. So, sabing madumi na. So, tignan nyo, no? So, dapat talaga nalilinis yan. Babacuum natin yan. May pera pa rin, no? Yung mga walang magawa, wala kang ginagawa sa bahay nyo, buting-ting lang ng buting-ting. Kasi naglalaba ako at magda-dryer na naman ako, papatin ko lagi na madumi. So dapat malinis. Talagang build na siya, kala mo pom na, eh. Sa Tagalog. Obserbahan nyo rin yung mga washing nyo, no? Pero yung mga bago ngayon, parang madali nang i-open yung mga ganito. Ito yung dito na humihigop pa labas sa ano, eh. Punta na sa labas. So kaya dito nagbi-build ng mga ganitong himulmol. So ito, dumikit na. Ayan, no? Sabi, matagal na yan. Kung may hika kayo, posibleng sa ilalim na. Okay guys, ito pwede nyo itong hugasan. Kung talagang tatanggalin nyo, alisin nyo lang yung nakakonect dito. Ang technique, no, para kung sakali may mga inaalis kayo at hindi kayo malilimutin na kayo, pipicturean nyo bago nyo tanggalin, para kung ibabalik nyo
may idea na kayo para ibalik siya. Okay? So ngayon babacuuming ko muna. Diyan. Napapansin nyo, at least nabawasan na, magkakaroon na kayo ng confident na hindi kayo hindi magkukas ng fire yan. Well, guys, ganoon lang ang tip ko sa inyo, no? Binibisit nyo rin kailangan yung labasan ng filter nyo. Napasimple, madali lang, at I hope na makakatulong sa inyo to. Kakapit na lang uli natin, ibabalik na natin, and ready to use na uli ito. Thank you guys, and don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell notification. And bye for now.